Hello mga katek! Okay, welcome back mga ka-WJT. Gagawa tayo ngayon ng GMA for the box. Sira nito. Okay. Pag sinaksak natin, yan, no power siya. Walang display. Tapos, wala rin siyang video. Yan. Pakinggan natin dito. Okay. Wala siyang video. Pero wala rin siyang display. Okay. Na-check ko na to. Bali, ang naging problema nito sa power supply. Okay. Kung titignan natin, may gumawa na rin dati. Napalitan na yung kapasitor. Hindi naman na lobo na yung kapasitor. Napalitan na nga dati. Sinabi na nga nung may-ari na yun nga yung sira. Yung kapasitor nga daw. Ngayon, nasira na yung mismong power supply niya. Kung chine ko to, open na yung fuse. May problema na rin yung IC. Ngayon, pag ganito ang problema, di ba nung nakaraan, adapter yung pinalitan natin, dinawalan natin 5 volts. Ngayon, tuturuan ko kayo ng mas simple para sa mga nanonood nating mga magulang ay makatulong din tayo. Ito rin yung maraming nagtatanong sa atin dito sa mismong GMA for the box. Ngayon, ang simpleng gagawin natin dito, dahil may problema nga yung pinaka-power supply, di ba dati ginamitan natin sila ng adapter? Yan. Ginamitan natin siya ng adapter na 5 volts. Ngayon, tuturo ko sa inyo na yung mas simple, no? Kahit na nakasarado, yan, kahit na hindi nyo nabibuksan, kung alam nyo na yung problema na good naman yung kapasitor, pwede natin itry ito. Ang kailangan lang natin yung USB jack, yung may kable na. May nabibili naman sa online yan. Yan. Press USB. Okay? Tapos, pwede natin gamitin. Dalawang option yung gagawin natin para may idea kayo. Ngayon, ang gagawin natin dito, dito lang tayo kukuha. Sasaksak natin yan dito. Okay? Tapos dito, kung meron kayong yung sa charger ng mga cellphone nyo, mga 2 ampere. Hindi po pwede yung mababang ampere. Dapat mga 2 ampere man lang. Okay? Tapos saksak natin dito. Okay? Tapos subukan natin isaksak. Okay? Hugot na itong saksakan. Yan, wala na. Tapos ito lang ang isasaksak natin. Okay? Saksak natin. Kung nakita nyo, nag-on. Yan, nag-on siya. Okay? Tapos, lagyan natin antena para makita nyo. Kung mapapansin nyo, nag-no signal na yun. Ibig sabihin, kahit na hindi na tayo gumamit ng ibang adapter na hindi natin ikakonek, ay po pwede. Okay, lagyan natin ang signal. Lagyan natin kung magkakasignal na. Yun. Nagkasignal na. Okay? Sineshare ko itong knowledge ko para makatulong tayo sa mga nanonood sa atin. Masalo na itong ganitong modelo ay lagi nang nagiging problema. At least makatulong tayo. Ang ginamit lang natin ay yung adapter ng cellphone. Tapos, kung meron kayong USB jack, ay po pwede. Ngayon, kung wala kayong ganito, kung wala kayong adapter, ano ba ang po pwedeng gamitin? Turuan ko pa kayo ng isang technique na iwas gastos. Yun yung tinatawag niya, diba? Ang gagawin lang natin, ganun pa rin, isasaksak lang natin dito. Yan. Pagkasaksak natin dyan, kung makikita nyo sa TV, dito tayo sa TV. Basta mga LCD or LED, meron yan. Kung makikita nyo, may
USB. Diyan. Diyan lang din natin isasaksak para mabuhay siya. Yan, diyan natin sasaksak. Dapat tama yung position. Okay? Nakita nyo? Nabuhay siya. Oh, hindi na kayo gumastos ng adapter. Yan, hindi na kayo gumastos ng adapter. Kung wala kayong pambili. Yan. Makakatulong to sa mga nanonood sa atin. Okay? Yan, malilipat pa rin yan. Okay, sana may napulot kayong idea sa ginawa natin. Paki-subscribe na po para updated kayo sa aking video. Salamat po.